Malalim na gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may mga kwento na dapat mong mapakinggan. Halika, kwentuhan tayo kasama si Papa Marky. Sabado at Linggo ng Hating Gabi, dito sa Super Radio DZBB 594. Yes, nako, batiin po natin syempre yung mga lalaki po ngayon nagising. Pagkatapos ay may plano po na ipakilala ang kanilang jowa sa mga magulang nila. Pala tandaan ng seryosong isang lalaki sa relasyon niya, sa intensyon niya sa isang babae, kapag in-invite niya yung kanyang jowang babae dalhin sa kanilang bahay, ipapakilala sa magulang. Diba? Ganun yun eh. Diba? Kaso, pagpunta ng bahay, wala doon ang magulang. Patay. Ay, pasensya na. Ah, nagkaroon pala ng bakasyon si na mami at daddy. Eh, ako lang yung taong bahay. Pasok ka dito, oh. Sa kwarto. Patay. Solong-solo. Hanggang kayo'y gising. Alright, kumusta po kayo? Ako po si Papa Marky ng DZBB 594. Ito po ating programa. Ito po ang Buhay-Buhay. Kung saan, naghahanap po ako ng mga karakter na may lakas ng loob na ibahaging kanilang kwento live on air. Naghahanap po ako ng pinakamagagandang kwento na pwedeng kapulutan ng aral ng ating mga kabarangay. Out of this story, meron po tayong masasabi, ganun talaga ang buhay. Di ba mag-iiwan ng aral sa bawat isa sa atin? Ngayon mga kapuso, pwede po kayo tumawag 709-0340, kabilang linya 373-1705, or pwede po kayo mag-text ngayon. Tingnan ka lang, dalawin ko lang yung ating text line kung may mga nagte-text na. Uy, maraming salamat! Hello, I'm Kisses from Nueva Ecija. To my baby ko, Harvey, I love you so much. Wow! Sige, mahalang kayo ha. Oh, kau bahala Papa Marky, request ko triple. Uy! Bukas pa yung triple! Oh, talaga, Guada, Guevara. Oo, corny mo, Papa Marty. Ganun talaga. Si Salve ng Eastwood. Maraming salamat, Salve ng Eastwood. Marky, gising ako. Nakikinig ako sa'yo, nawawala problema ko kapag naririnig ko ang boses ko. Yan. Oh, actually, marami po nagsasabi, ang gwapo-gwapo daw ng boses ko. Kaya pa minsan, gusto ko nalang maging boses. Kasi karamihan po sa kanila, sabi, Papa Marky, gwapo talaga ng boses mo. Pag nakikita ko ng personal, ganun na lang sinasabi nila, ang gwapo talaga ng boses mo.
De. Hoy batiin natin yung mga taga ano to? Si Mami Leti Bueza Manueva ng Santa Ilocos Sur. Maraming salamat. Oh, yan. And of course, sino pa dito? Oh my God, tama ka Kuya Marky, complicated talaga ang buhay. Kasi yung taong nagmahal sa'yo, di mo mahal kasi may mahal siyang iba. Yan, uso naman po yan. Uy, ang nag-text sa atin, straight from Brunei, di ba? Never ko pa naranasang magmahal ng tao, I love dogs. Ay, uy, gusto niya ng dogs ha? Siguro mahilig ka sa dog style. Mahilig daw siya sa I love dogs. Alam mo, yung mga Faye, makinig ka sa akin. Mahilig ka ba sa dogs? Ito yung mga tao na may puppy love. Puppy love, yung bata yung mga first love, puppy love, di ba? Pagkatapos pagtanda, alam mo yung puppy love, nag-level up yan. Dog style. Dog style. Oo, ewan ko sa inyo. Yan. Sino pa dito? Papa Marky, rekomenda mo naman ako sa, ano to? Star Talk? Ano yung Star Talk? Wala na nun yan, Star Talk. Dati mahilig lang sa dog. Ngayon, mahilig na sa dog style. Yan, dyan ka na, biktima, Pay. Dyan ka na, biktima. Ay, pati natin si Chief Officer William Geo... Geo Caniga ng Meridian Queen from Sandro. And good morning! Papa Marky po, hindi po Martin. Wala pong N doon sa pangalan ko, Papa Marky! Nasaan po doon ang N, ha? Papa Marky, yan, almost over you. Like kay Edith, bagong friends niya. Maraming salamat. That's coming from Gary ng Valenzuela. Alright, nako mga kapuso, tingnan natin kung mayroon tayong caller. Nasa linya, pakinggan po natin. Hello, Binibini! Hello, kumusta? Ayos naman. Anong pangalan mo, Binibini? Okay lang ba makuha namin yung pangalan mo? Okay po. Anong pangalan mo? Kat po. Kat. Okay. Ano yan, pusa? Ganun? Ha? Ano ba, pusa? Pwede naman. Kanina, usong-uso yung dog style. Di ba? Ngayon naman, kat. Kat style. Kumusta ang buhay, Kat? Tagasan ka, Kat? Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Kat, ikaw ba naka-loudspeaker or naka-earphone? Earphone po. O, kwan na, huwag mo nang i-earphone. Mapapakinggan mo ako para medyo hindi tayo mag-feedback. Okay lang? Okay po. Yan, okay. Sige, Kat, tagasan Nueva Ecija. Yes. Ang layo. If ever isang foreigner o yung local lang na pupunta ng Nueva Ecija, anong pwedeng puntahan sa Nueva Ecija? Longganisa. Sarap ng long. Teka lang. Doon sa Quezon, ano ba 'yon? Yung may Fajias Festival. Saan yung Fajias Festival sa Quezon? Saan nga 'yon? Basta may Fajias Festival doon. Yung kanilang longganisa, sobrang dami ng bawang. Hindi, maliit siya. Yes. Maliit lang. Garlic po. Garlic siya. More on garlic po. Oo, no? Ganun din ba sa inyo? Yes po. Oo. All around Nueva Ecija po. Tapos sa Ilocos Sur, ganun din. Maraming garlic. No? Mm-hmm. Bakit ganun? Bakit nagpapasarap ba yung garlic? Yes po. Nagpapalasa po siya. Wow. Talaga? Magaling ka bang gumawa ng longganisa? Ha? Pagluluto po kita. Pagluluto mo. Ano bang gusto mong longganisa? Yung mahaba? Masarap po pag mahaba. Mahaba, mas masarap daw. Bakit? Hindi ba pwede yung kwan lang maikli pero mataba? Mabibitin po doon. Mabibitin siya, maliikli. Maliliit, no? Di ba? Pero alam ba, sulit naman sa lasa. Ano? Depende po sa pagkakaluto yun. Oh. At saka, alam mo, feeling ko tama yung sinabi mo dapat kung masarap tapos mahaba, no? Kesa doon sa maikli pero masarap. Kasi yung mahaba, masarap, makuhan ka talaga, hindi ka mabibitin. Tapos kapag kumakain ka, tumitirik ang mata mo sa sobrang sarap. Kakatingin mo na ba na ganun longganisa? Yung tumitirik yung mata mo habang kumakain ka?
Ha? Walang masarap po yun. Masarap po yun. Ganun talaga. Teka, pag kumain ba kami ng longganisa, anong mararamdaman namin? Pag kumain kami ng longganisa na kwan mo? Ito, pag kumain po kayo ng longganisa ng Nebay Siha, ako, heaven po. Heaven? Idinamay mo pa yung heaven, ha? hindi kaya parang bangag yun, ha? Hindi naman. Hindi naman. Baka naman, kwan yan, ha? May kasamang droga yan, ha? Hindi naman. Hindi naman. Nililinaw ko lang. Sabi mo, heaven, eh. Yung pala, parang may pergramo. O, talaga. O, sige. Kat. Yes. Kat. Yes, tawag dito, longganisa. May magaganda bang lugar dyan? Like, beach? May ganun ba? Nueva Ecija? Meron po. Meron? Yes po. White sand ba? Yung nandyan sa... Ano po. More on nature siya. Nature. Medyo rocky. Rocky. Bato-bato. Tapos? Lake po. Ganyan. Lake? Mga mountains po. Mountains. Malaki ba yung mountains dyan? Ay, opo. Matarik. Matarik. Wow. Gusto kong... Alam mo, gusto kong gapangin yung mountains na yan. Di ba? Pwede pong pang-hiking. Oo. Tapos gusto ko yung nasa tuktok. Ng mountains. Okay. Alright, Kat. Welcome sa ating programa. Ready ka na ba na mag-share ng kwento mo? Okay lang ba? Okay lang po. Okay. Sige, Kat. Simula mo ng kwento. Go! Okay po. Iyak, pero sige, simulan ka na. Okay. Kat, naka-loudspeaker ka pa rin ba? Or earphone? Okay na po. Tanggalin mo kasi nag-feedback tayo. Okay po. Okay. Sige. Anong, saan mo gustong simulan ng kwento? Go! Sige po. Simula nung nagsasama po kami. Nung kami pa. Masaya. Lagi po kami nagkakasama. Namamasyal. Wow. Kumakain ka ba ng longganisa ba namamasyal kayo? Pwede po. Tangay-tangay mo yung longganisa, no? Okay. Ayun po. Tapos, kung saan na po kami nakarating, minsan po, isang buong maghapon, isang buong magdamag, lagi kami magsasama. Hanggang sa dumating yung ilang mga panahon na parang nagbabago na po siya. Bakit nagbabago? Anong ibig mong sabihin nagbabago? Para bang madali siyang magalit. Konting bagay lang, naiinis na siya. Hanggang nagtatakpo ako bakit nagiging ganun siya. Minsan nagiging cold na rin po. Tinanong mo ba siya kung bakit? Tinanong ko naman po, pero action speaks louder than words. English yun, ah. Huwag mo akong pinag-i-English dito. Pass, ganun. Okay. So, parang taliwas po yung mga sinasabi niya sa ina-act niya. Sinasabi niya, wala namang problema. Pero, minsan, pag halimbawa, inaaya ko po siya mag-mall. Nagdadahilan na siya palagi. Na may pupuntahan, ganyan, na merong pasok pa sa trabaho. Although alam ko nang po yung schedule ng trabaho niya. Hanggang sa nagulat na lang po ako na nagkakalabo na talaga kami. Okay. Tinanong mo ba siya kung bakit ganito? Bakit parang nanlalamig na yung relasyon natin? Tinatanong ko po, tapos lagi pong sagot niya na wala naman. Lagi pong ganun. Wala naman. Okay lang. Okay. Baka naman busy talaga. Anong pangalan muna? First name? Anong first name nung lalaki na pumasok sa kwento mo? Pwede pong initial na lang. First name lang. Marami naman sa kapangalan eh. Sige. Ito na lang po. Leo. Leo.
na nickname ko, Beyo. Beyo. Ah, oo. Oh. Beyo, Beyot. Ganun. Baka naman Beyot. Wala pong P. Okay, Beyo. Alright. Sabi niya wala lang. Baka naman busy sa trabaho niya, may problema sa pamilya. Hindi kaya ganun? Hindi naman po. Minsan po, pag tinatanong ko po yung mga kabarkada niya, mga kaibigan niya, parang pinagtatakpan lang din po siya. Hmm. Na busy nga lang daw talaga. Hmm. Minsan po, pinupuntahan po siya sa trabaho niya. Mm. Magagalit siya, bakit ko daw siya pinuntahan, ganun. Mm-hmm. Although, wala lang po akong ginagawa para manggulo. Mm. Bisita lang po, ganun. Oh, namimiss mo, no? Opo. Okay. Tapos, anong sunod na nangyari? Hanggang one time po, nung nagpunta na po siya, punta po ko sa work niya. Nagulat po ako na... Ayun na nga po. Ano nakita mo? Ano nakita mo nung pinuntahan mo siya sa work niya? Probably ito yung dahilan kung bakit ayaw niya naliligaw ang yung mga paa dun sa work niya. Anong nakita mo, Kat? Ano po? Na meron po siyang kayakap na girl. Okay. So, nagulat po ako pero naisip ko baka kaibigan lang. Mm-hmm. Tinanong ko po siya. Nilapitan ko po siya. Mm-hmm. Nagulat po siya. Mm. Tapos po, kinaladkad niya po ako palabas. Kinaladkad ka niya palabas? Opo. Oh my goodness. Sino yung babae na... Sino yung babae na kayakap niya? Kawork din po niya. Kawork din niya. Nakita ba ng maraming tao na kinakaladkad ka palabas ni Beyo? Yung mga katrabaho rin po niya. Pero, kasi po parang pa-out na po niya. Hmm. Yung mga katrabaho po, yes. Pero wala po silang dito ha. Okay. Bakit ka kinaladkad palabas ni Beyo? Anong gusto niyang mangyari? Nagalit po siya. Gusto daw po malis na po ako doon time na yun. Okay. Anong sabi mo? Nagalit ka ba sa kanya? Umiyak ka ba? Naiyak po ako. Nagtanong po sa kanya kung sino yon, bakit may ganon. Mm-hmm. Hindi na po. As usual, ang sagot niyang wala. Mm-hmm. So, nagtaka ako, bakit yung mga katrabaho niya? Bakit ganun wala lang? Parang okay lang sa kanila yung ganun. Mm-hmm. Parang isip ko, matagal na ba yung something na ganun? Okay. Pero... pinilit mo pa rin intindihin siya eh. 'Di ba? Na baka yes, kaibigan niya lang 'yon, baka bibiruan lang sila. Na nakakandong yung babae na 'yon sa kandungan niya, yakap-yakap nilang isa't isa. Nais mo siyang intindihin, pero ang ginawa sa iyo, kinaladkad ka paalis ng lugar na 'yon at pinagtatabuyan ka. Opo. Okay. May mga panahon din po na pinatawad ko rin po siya. Kasi po, lagi niya po sinasabi, wala lang, sa ninyo, wala po sa kanya palagi. Okay. Tapos? May mga panahon din po na, okay na po, sige po, pumunta po ulit ako doon ng ilang mga panahon pa ulit. Okay. Hindi ka ba natatakot na baka ibang babae na naman yung nakakandong sa kanya, tapos ipagtulakan, kaladkarin ka na naman? Ayun na nga rin po ang nangyari. Ano nangyari? Umasok po ako dun sa work niya. Mm. Tapos meron po siyang, ando lang po ako sa isang table or upuan. Hanggang sa may nakikita po ko lagi niya pinupuntahan sa isang upuan na mga tropa. So sabi ko, sige, tropa lang pala eh. Mm-hmm. Hanggang may nag... may bumulong po sa akin na isang tao. Mm-hmm. Na nag, kumbaga parang nag-tip. Okay. Na yun po is may girlfriend daw po siya doon sa table na yun or sa upuan na yun. Alright. So, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na probably may karelasyon itong si Beyo doon sa kanyang kumpanya. Na pag pumupunta ka doon, di mo alam, pinagtatawanan ka, pinagmumukha kang tanga, if ever, tunay nga,
yung sinabi sa'yo nung isa niyang katrabaho. Opo. Okay. Naniwala ka ba doon sa bumulong sa'yo na may karelasyon si Bea yung iba sa loob ng kumpanya na yon? Nagmasid-masid po ako kasi lagi lang po ako naniniwala mismo sa kanya eh. Mm. So, nagmasid-masid lang po ako. Mm. Ako po kasi as babae, madali pong makaramdam. Mm. Sa instinct. Oh. So, parang may something na nag-iiwasan po siya nung time na nandun po ako. Alright. Na although, parang masyadong obvious mo yung pag-iiwasan. Mm-hmm. So, tinanong ko na po ibang katrabaho niya. Mm. Sabi, hindi daw nila alam. Okay. So, walang gustong magsalita? Yes po. Alright. Tapos? Bukod pa po doon, Papa Marky. Meron ba po pala siyang iba? Alright. Bukod doon sa katrabaho niya? Yes po. Paano mo nalaman yun? Sinabi rin po ng mga hindi ko na mabang, pero mga ibang kakilala rin po namin. Mm-hmm. Okay. So, pinili mo pa rin magstay? Naniwala ka ba doon sa mga tao na... Okay. Mag-tento po before na yun. Mm. Tapos? Hanggang sa dumating sa ilang panahon, pakulit-ulit po yung nangyayari na pinapatawad ko po siya. Mm-hmm. Minsan po, magugulat ako, magpipicture po kami sa isang lugar na yun. Kinabukasan, makita po akong ibang babae niya kasama sa picture din sa lugar na yun. Mm-hmm. Parang, sino yun, hanggang sa pinakita ko po sa kanya yung ibang picture na iba pa po yun, hindi pa po yung katanda ko. Mm-hmm. Pinakita ko po sa kanya. Ano sabi niya? Hindi po siya umiinig noong time na yun kasi may pinakita na po ako talaga. Aha. So, maraming beses, Kat, na nakikita mo siya, nahuhuli mo, mayroong mga tao na nagsasabi sa'yo na chinichismis na mayroong itong ibang karelasyon. May nakikita ka ng mga picture. Di ba? Mm-hmm. Sabi mo nga, yung instinct mo bilang isang babae, iba yung nararamdaman mo. Pero bakit pinipili mo na naintindihin siya, bigyan siya ng tsansa, na paulit-ulit na ganito na lang ang eksena? Kasi po, siguro po dahil... Iniisip ko na baka magbago rin siya batang araw. Mm-hmm. Baka ini-enjoy lang na yung panahon na yun. Mm-hmm. Pero masakit po sa akin kasi hindi pa na deserve yun. Mm-hmm. Kasi wala lang po akong pagkukulang sa tingin ko po. Lahat mm-hmm. po na ibigay ko, ang dami ko po na-sacrifice para sa kanya. Mm-hmm. Kaya po nagtataka ako. Bakit ganun? Oh. Bakit kailangan pang humanap ng iba kung meron ka naman ng girlfriend na? Oh. Siguro dahil hindi sapat ang isang Kat sa kanya. Siguro may hinahanap pa siya na hindi nakikita sa'yo. Or siguro dahil mas mahal mo siya kesa dun sa nararamdaman niya sa'yo. Diba? Okay. Siguro hindi siya masaya sa piling mo, kaya naghahanap siya ng iba. Bakit po kaya, hindi na kontento ang isang tao? Bakit hindi na kontento ang isang tao? Mm-hmm. Okay. Yun lang po yung lagi kong tanong sa isip na bakit kailangan, bakit meron na nandiyan? Mm-hmm. Na nagpo-provide ng lahat. Bakit ka lang pa nung mas higit pa na parang hindi naman yata makatarungan po? Oh, kasi wala kang ginagawa kundi paulit-ulit na mahalin siya. Inagampanan mo yung responsibilidad ng girlfriend sa kanya. Yes po. Yes. Diba? Halos siya na lang yung inuuna mo. Pero, yes po. Pero bakit ganun? Bakit hindi siya makontento? Bakit nararamdaman mo na may kulang? Di ba? Opo. Yun ba yung paulit-ulit? Natanong mo na ba yun sa kanya?
Lagi, natanong ko na po, pero... hindi po makuha ng maayos na sagot. Or valid na reason kung or, bakit nagawa yung mga bagay. Or Kat, baka naman kasi alam mo na yung sagot. Baka naman ang sagot kasi hindi kanya mahal. Ay, sakit. Masyadong diretso. Baka naman kasi alam mo na yung sagot nun sa mga tanong mo, pero pinipili mo pa rin to stay kasi natatakot ka na iwan ka ng tao na ito. Ha? Baka parang ganun pa yung naharamdaman ko na ayoko po siyang mawala talaga. Ikaw ba, Bea? Ikaw ba ay natanong mo na ba siya kung mahal ka ba talaga niya? Nagkaroon ka ba ng lakas ng loob na itanong yun sa kanya? Opo. Anong sabi niya sa'yo? Minsan pa may mga panahon na sabi, yes. Pero may mga panahon na tahimik lang, hindi po siya sumasagot. Pero pag ganun po yung sinasagot niya, Papa Market, talagang mas hinihigitan ko pa yung mga dati kong ginagawa para lang magbago siya. So, pinipili mong manatili kahit kakaperanggot na lang yung nararamdaman mong pagmamahal mula sa kanya. Pinipilit mo siyang intindihin kasi naniniwala ka na baka itong tao na to magbago at ma-appreciate niya yung pagmamahal na binibigay ko sa kanya. Di ba? Hindi ba katangahan yung ginagawa mo? Kasi kahit alam mo na itong lalaki na to may iba, nahuhuli mo harap-harapan, pero pinipili mo pa rin na magstay. Yung mga po yung karanihan sa sinasabi ng mga kaibigan ko po. Mga kapamilya ko po. Kapuso, ha? Kapuso rin po. Kapuso, ha? Okay. Anong sinasabi mo kapag sinasabi nila na Kat, huwag ka ng tanga, iwanan mo na yung lalaki na yan, anong sinasabi mo sa kanila? Masakit po, pero mas nung mga panahon po na yun, mas mananig po talaga yung pag-iintindi ko sa kanya. Alright. Hindi ko alam bakit ganun talaga na nangisan harap-harapan lang nahuhuli, pero parang normal na sa kanya yung ganun na hindi ba niya alam na nasasaktan din ako. Ganun po. Okay. So naguguluhan ka kung ano ba talaga, may patutunguhan ba ito? 'Di ba magbabago ba siya? Ang daming mga tanong sa isip mo, no? Okay. Sige, Kat. Gusto mo itanong natin sa mga listeners natin, sa mga kapuso na nakikinig sa atin ngayon. Baka they have opinion or idea na pwedeng makatulong sa atin. Kat, babalikan ka namin mayamin ng konti, ha? Okay lang? Okay. All right, thank you so much. Mga kapuso, atin pong napakinggan si Kat straight from Nueva Ecija, mga kapuso, ang layo pa, ha? Pero tumawag siya sa ating programa para ikwento ang kanyang buhay pag-ibig. Nagmahal siya ng isang tao, si Biyo. Pero harap-harapan, nakikita niya, nahuhuli niya, nararamdaman niya na tila sa relasyon na to, ako lang yung nagmamahal. Bakit sa relasyon na to, wala naman akong ginagawang masama, pero patuloy ako, paulit-ulit ako nasasaktan. Pero pinipili ko pa rin na intindihin at bigyan siya ng pagkakataon kasi baka magbago siya. Baka makita niya yung pagmamahal ko sa kanya. Mga kapuso, if ever, kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Kat, ano ang dapat niyang gawin? Pwede po kayo magkomento sa atin pong Facebook Live sa DZBB. Pwede po kayo makipagkulitan kasama ng mga requested songs and greetings. And of course, pwede po kayo mag-text sa ating text line 0917-594-5941. Ano ang dapat gawin ni Kat sa kanyang boyfriend? May road to forever ba ito? O pinagmumukhang tanga lang ang ating bida? Mga kapuso, tuloy-tuloy po ating kwentuhan at usapan. Dito lamang po yan sa buhay-buhay ng Super Radyo DZBB. Back.
bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang umalis. Umalis. Binibilang ang hapang hanggang wala ka na. Nagbabaka sakaling hilingon ka pa. Hindi na ba mababalik ang mga sadali? Mga panahong may lalim pa ang iyong ngiti. Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo kahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo kahayaan naman kita. Sana sinabi mo para ang mga ayaw mo'y aking iibahin. Di ba sinabi mo basta tayong dalawa'y sasaya ang mundong mapahit? Di ba sinabi ko gagawin kong lahat upang tayo pa rin sa huli? Biglang nalaman ko may hinihintay ka lang palang bumalik. Sana sinabi mo dahil di ko maisip ano bang nagawa kong mali. Sana sinabi mo para di na umibig ang puso ko muli. Sana sinabi mo para di na umasamay tayo pa sa uli. Sana sinabi mo kahayaan naman. Sana sinabi mo para di na umasamay tayo pa sa uli. Sana sinabi mo. Buhay Buhay.
sa DZ. Sa DZWB. Buhay-buhay sa DZWB. Yes, mga kapuso, we're back on air. Dito lang po yan sa buhay-buhay ng Super Radio DZWB. Pero bago yan, bago natin balikan si Kat, mga kapuso, aarangkada na naman ang DZWB Super Servicio. Ngayon pong mamaya. Mamaya na to, di ba? June 15. Punta na po kayo sa Don Galo Elementary School, Barangay Don Galo, Paranaque City. May libreng pa-zumba sa pangungunan ni Zin Lala Roque simula po alas 7 ng umaga. May palaro at pa-premyo rin sina Manny Vargas at Mark Makalalad pagsapit po ng alas 8. At may libreng negosyo seminar pa rin pagdating po ng alas 9:30 ng umaga. Ako, pupunuin po natin ng saya ang Saturday morning ninyo, mga kapuso. Kaya kita-kits! DZWB Super Servicio, hatid po sa inyo ng Super Radio DZWB 594 sa pakipagtulungan ng sangguniang barangay ng Don Galo at Don Galo Elementary School, Paranaque City. Nako ha, mamaya po yan, don't forget, at magkita-kita po tayo dyan. And for sure, ay mag-e-enjoy po kayo sa daladala ng DZWB. Anyway, highway! Nako mga kapuso, napakinggan po natin si Miss Cat kanina. Medyo mabigat ang kanyang pinagdadaanan kasi patuloy niyang minamahal ang isang tao na paulit-ulit siyang sinasaktan. Mga kapuso, if ever kayo po si Cat, anong gagawin niyo? Pwede po kayong tumawag, mga kapuso, ngayon sa mga gustong mag-advise live on air. Ito kay Miss Cat, 709-0340 or kabilang linya 373-1705. Pwede po kayong mag-text 0917-594-5941. Basahin po natin ang mga komento ng ating mga kapuso na nakikinig ngayon. Good AM, Papa Marky. Sunod mo yung It Might Be You. Sa pool yan kay Kat, yung song na play mo. Oh, that's coming from Jaime Santos ng Marilao, Bulacan. Maraming salamat. And of course, sabi dito, isa kang martir. Di na usong ganyan, Kat. Sa ngayon, walang patutunguhan ang ganyang relasyon. Kapag nagmahal ka, huwag mong itodo, huwag mong ibigay lahat, lalo na yung kabataan. Ang bataan pala. Akala ko bataan. Kabataan. Huwag mo ibibigay doon yung bataan. Baka yung binigay mo lahat, ginawa mo lahat, baka binigay mo na, bataan mo,
Gusto niyang ibigay mo pero di ka bigay-bigay. Oh, saying hi kay Saldi ng Ipugao. Maraming salamat. Magdasal ka para, sabi dito Kat, para sa akin, tigilan mo na yung maling pagmamahal. Hindi ka nagmamahal para masaktan. Bata ka pa, magdasal ka para maliwanagan ka. Buti nga, di pa kayo mag-asawa. Mas lalo siguro masakit. Ulitin ko, magdasal ka para may matagpuan kang taong karapat dapat para sa iyo. Siyempre, gusto ng pamilya mo na maging masaya ka sa pagpili ng magiging kasama mo. Kalimutan mo na siya. May darating na karapat dapat para sa iyo. That's coming from someone. Kuya Mark, good AM. Batay na si Kuya Teddy Bagaw. Yan, maraming salamat. And good morning. Kuya Marky, dapat layuan na lang niya dahil walang kwentang lalaki pa ulit-ulit manluloko. Diba? Sino pa dito? Ang sabi naman dito ng ating listener. Alright. Sa dumiretso po kayo sa Facebook ng DZBB. Magbabasa lang ako doon ng ilan sa mga komento ng ating mga kabarangay. Saying hi kay Leticia Bargado. Yan, request ng song ni Rico Puno Kapalaran. Sabi ni JP Mista Kat, ikaw mismo makakatulong sa sarili mo para makawala sa pagmamahal na kay Bio. Base sa kwento mo, nakikita mo you feel masakit pero bakit sa tuwing lalambingin ka niya para kang tupa na maamo? You deserve someone yung pagmamahal mo tutumbasan. Diba? Bakit pa magmamahal ay masasaktan din lang naman? That's coming from Bernadette Pons. Sabi dito, you can't change the heart of a cheater, but you can change yourself. That's coming from Patricia Rehuso Baron II. Ang ganda na sabi niya. Sabi dito, Mark Velasquez Ronquillo, I like your shirt, Pops. Oh, kung makikita nyo, kasi malapit na ang Father's Day, naka-dad shirt si Papa Marky. Oh, kasi mamaya gusto ko nang maging ama. Maghahanap ako ng pwedeng... Joke lang. Gusto ko na maging ama. Gusto ko nang gumawa ng baby. Yan. Sabi dito ni Taktay, hindi ka na, hanap ka na lang ng iba. Huwag ka umasa kay Bio na magbago. Marami dyan na higit pa sa kanya. Diba? Oo. Nako. Dominant yung mga kapuso natin. Sabi nito, Kat, ako naawa sa'yo. Dapat yun ang ganyang klaseng lalaki. Kinainisan. Huwag mong sayangan ang panahon mo sa walang kwentang tao na tulad niyan. Sabi dito, ay mapagbigay kasi ang si Kat, layuan mo na lang siya iha. Okay? Nako, mukhang dominante ang mga kapuso natin. Walang nagsasabi na mahalin mo yan. Bigyan mo pa ng chance, eh. Walang ganun. Halos lahat sila ay ina-advise kay Kat na layuan mo ang tao na paulit-ulit kang sinasaktan. Kahit ilang beses mo iparamdam sa kanya yung pagmamahal, ang sinusukli ay sakit, pait, luha. Diba? Sabi nila, martir ka, hindi na uso yan, binabaril na sa luneta. Diba? Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Diba? Higit kanino man, ikaw yung makakatulong sa sarili mo. Piliin mo na lumayo sa lalaki na yan. Diyan kay Bio. Ganun lang ang sinasabi natin mga kabarangay. Ibalik natin si Kat sa ere. Hello, Kat? Hello, Kat? Kat, napakinggan mo ba yung komento ng ating mga kapuso na nakikinig ngayon sa ating programa? Kat? Yes po. Isa lang sinasabi nila, hindi si Bio yung lalaking karapat-dapat para sa'yo. Alam mo, hindi na-appreciate ni Bio ito eh. Diba? Kasi iniisip niya, kahit anong gawin ko sa'yo, Kat, alam ko mahal mo ako. Sapat yung pagmamahal na yon, kaya paulit-ulit na bigyan mo ako ng tsansa. Siguro ganun ang iniisip niya. At doon nagagalit yung mga listeners natin. Kasi yung mga tulad mong babae, ito yung dapat na babae siniseryoso at minamahal. Pero hindi ganun ang ipinagkakaloob, ang ipinaparamdam sa'yo ni Bio. Paulit-ulit ka lang niyang niloloko. And you don't deserve that. Diba, Kat? Yes po. Mm-hmm. Napakinggan ko nga po yung mga sinabi nila. Oo. Ganun lang. Paulit-ulit lang yung sinasabi nila. Na lumayo ka, piliin mong maging masaya, hindi sa piling ng tao na paulit-ulit kang sinasaktan. Tulungan mo yung sarili mo. Walang ibang tutulong sa'yo. Kung ganun na lang yung tingin mo sa sarili mo, ganun kaliit, para paglaruan ng tao na ito, wala na tayong magagawa. Diba? Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng sisihin
si Biyo sa sakit na nararamdaman mo. Kung bakit all this time, you're asking yourself, bakit ako seryoso naman ako pero ganito yung nararamdaman ko? Ibig sabihin, pinipili mo na ganyan ang trato sa'yo ng tao minamahal mo. Diba? So nakikita ko dito, hindi na si Biyo may kasalanan, ikaw na. Kasi pinipili mo na saktan ka pa ulit-ulit ng isang tao na walang kwenta. Diba? Bata ka pa. Diba? Ayokong ikulong mo yung sarili mo sa isang maling konsepto ng pagmamahal at relasyon. Dahil lang, sinasabi mo at pinamumukha mo sa amin na mahal ko isang tao na ito, well, pwede mo na intindihin namin. Pwede mo i-justify kasi napaka-positive nung i-reason out mo sa amin na gusto ko siyang magbago. And I will be there. Doon sa pag dumating yung pagkakataon na magbago siya. Ngayon, habang inihintay mo yun, isinasakripisyo mo yung sarili mo para sa kanya. Diba? Hanggang saan? Hanggang kailan? Baka kapag nagbago na siya, wala nang natira sa'yo. Diba? Kung baga kung longganisa ka, warak-warak ka na. Wala nang natira sa'yo. Puro paminta na lang. Diba? Hindi ka na masarap. Diba? Ayaw kong dumating. Gusto ko yung cut na fresh. Kumbaga sa longganisa, pag titikman kita, gusto ko yummy. Longganisa. Diba? Diba? Ayokong pag na-realize mo na kailangan kong iwan na siya, huli na yung lahat para sa'yo. Diba? Saka iintay mo sa kanya na magbago, ikaw na yung nasadlak sa ganitong karumaldumal na sitwasyon ng buhay mo. Sabi dito ni Mark Velasquez, once is enough, twice is too much. Kapag sobra ng katangahan, tanga sa pag-ibig, lahat naman tayo nagiging tanga sa pag-ibig. Pero sa'yo, paulit-ulit magising ka na sa katotohanan na walang mangyayari sa relasyon niyo. Diba? Oo, kasi you know what, ito namang mga tao na to, hindi naman bago sa'yo na sinasabi nila na you need to stop, you need to find yourself, you need to find your worth. Hindi si Biyo yung pagmamahal na hinahanap mo. 'Di ba? Kasi ako na, simple lang naman kasi ang buhay. Huwag nating gawing komplikado ka. Kung mahal ka ng isang tao, hindi ka dapat nasasaktan, dapat masaya ka, dapat maligaya ka, nararamdaman mo yung pagmamahal in return. Pero kung ganito ang nangyayari sa iyo, this is not love. Napapa-English tuloy ako. 'Di ba? Ngayon, nasasayang yung isang kwento na karapat dapat para sa iyo kasi ipinipilit mo ang isang pagmamahal, 'di ba? Ang isang pagmamahal na tila wala nang patutunguhan. Kasi ganoon na lang kaliit ang tingin sa iyo ni Biyo. Na kahit anong gawin niyang kalokohan, paulit-ulit mo siyang patatawarin. 'Di ba, Kat? Opo, ang dami ko rin pong na-realize. Diba? Kat, if ever si Biyo nakikinig ngayon, ano ang gusto mong sabihin kay Biyo? Go. Kung nakikinig ka man ngayon, kung magmamahal ka ulit ng isa pang babae, sana siya na lang ang mahalin mo. Isa na lang. Huwag ka nang maghanap pa ng iba. Sana maging loyal ka na, maging faithful sa kanya. Kasi kailangan din natin ng magiging kasama natin sa panghapang buhay. Sana maging matured na tayo na huwag nang humanap pa ng iba. Yun po. Alright. Ikaw ka, para sa sarili mo, gusto ko mag-message ka para sa sarili mo. Kasi ako, pag dumadating ako sa pagkakataon na I need to talk to myself, yung me time lang, na, alam mo, nararamdaman ko kasi yung buntong hininga mo. Diba? Amoy longganisa. alam mo yung parang yung buntong hininga na may pinaguhugutan? Ikaw ba, paminsan, kinakausap mo yung sarili mo? Opo, sa isip ko po. Oo, normal naman yan. Oo, huwag mong isipin na, ay, baliw na ba ako? If ever, kausap mo ngayon ang sarili mo, anong gusto mong sabihin sa sarili mo? Kat,
para sa sarili ko po ito. Sana maging bukas yung isip mo. Huwag ka nang magpakatanga sa mga bagay na hindi ka naman napapahalagahan. Kasi po, katulad nga ng mga narinig ko ngayon, maraming panahon na nasasayang. Na pati sarili ko nasisira na dapat ay bumubuo rin ako ng ibang mga mabuting bagay sa ibang tao, even sa sarili ko rin. So, kailangan maging patient at maging wise sa pagtitiwala sa mga taong darating pa sa buhay ko. Okay. Ito. Ang ganda, di ba? Di ba? Opo. Mm-hmm. And probably, sumagot ba yung sarili mo nung kinausap mo? Patay sumagot, no? Ang ganda, ang sarap pakinggan. Like, kung mapapakinggan mo yung sarili mo, na yung mga sinabi mo, di ba? Gagaan yung loob mo na I deserve to be happy. Lalo na yung mga katulad mo na sobra-sobrang magmahal. Di ba? Na ibinibigay lahat. Di ba? You deserve to be happy. At hindi sa tao na tulad ni Bio na hindi nakikita, hindi nanghihinayang sa mga pagkakataon at panahon na niloloko ka niya. Di ba? Okay. Kat, marami nakikinig sa atin ngayon, yung mga nag-advise sa'yo, concerned sila sa'yo, naiwan mo na. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Pwedeng i-advise mo out of your story? Okay po. Sa mga napakinggan ko po na mga nag-advise din at sa mga nag-advise din po na baka hindi rin po nabasa sobrang dami if ever man po na meron. Maraming salamat po na sinabi niyo po yung mga opinion ninyo, mga mensahe na dapat na tigilan na, ganyan po. At kung kayo po ay mga nasa relasyon din, na baka papunta na rin sa sitwasyon ko, mas mabuti na nga rin po na isipin mo na, kumbaga, mahalin mo muna yung sarili mo para maging maayos or magkaroon din ng pagmamahal sa ibang tao. At maging, yun nga po, sa tulad ng nabanggit ko na maging wise tayo sa pagtitiwala, sa pagkilala sa mga tao na kapaligid sa atin. Kailangan yung mapagkakatiwalaan na hindi tayo paglalarukan o lolokohin lang. Kailangan maging matatag tayo at tama nga po kayo na huwag tayo magpakatanga. Isipin natin yung sarili natin, kapahanan. Hindi naman po sa pagiging selfish, kumbaga buuin natin yung sarili natin para makabuo tayo ng ibang magandang memory sa ibang tao. Yun po. Okay, next time, piliin mo tong happy memories. Diba? Piliin mo yung kwento na magkakaroon ka ng dahilan para maging masaya. Diba? Sobrang ikli lang ng buhay. You can never tell kung anong pwedeng mangyari the next time. Diba? Baka nga wala ng next time. So pag nasa heaven ka, nasasabihin mo, ang lungkot naman ng buhay ko. Diba? Alam mo, ito lang, gusto ko lang, mina-attendan kasi akong parang seminar about life. Mga ganon. Tapos ang sabi nila, dun sa lapida, nakasulat dun. Anong nakasulat dun sa lapida, if ever familiar ka? Rest in peace. Rest in peace, tapos pangalan, no? Opo. Tapos yung edad, yung kailan ka pinanganak, at kailan ka namatay. Yes, diba? Yung mga tingkong ganon, ano? Yes, tapos may dash sa gitna. Nakikita mo ba may dash sa gitna? Yes po, meron. Ang sabi nung speaker doon sa seminar na napuntahan ko, ganun lang daw kaikli ang buhay. Yung date kung kailan ka pinanganak, tapos yung date kung kailan ka namatay, tapos may dash sa gitna. Ganun lang kaikli ang buhay. Ngayon, doon sa ganun lang kaikli na buhay, kung ang pinipili mo, maging malungkot, lokohin, hindi mahalin, paulit-ulit na magmukhang tanga,
Sayang yung kwento. Diba, Kat? Yes po. Kung pwede naman, piliin mo na maging masaya, makaahon, mag-move on. Diba, bigyan ng kaganapan yung pangarap para sa iyong sarili, pumili ng tao na mamahalin ka at the same time. Diba? Yes po. Nagigets mo yung gusto kong mangyari sa buhay mo, Kat? Yes po. Diba? Okay. And hopefully, may nakuha ka out of this opinion mula sa mga tao. And of course, while sharing your story, paminsan kasi, pag nagmumuni-muni tayo, doon natin nare-realize yung mga tama at mali, ano yung ating pupulutin, ano yung ating itatapon. Diba, Kat? Yes po. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat po, Papa Marky. Yes. Mm-hmm. Kami ang dapat magpasalamat, Kat, sa'yo. Sa kwento na ibinahagi mo sa amin. Alam ko marami nakarelate ngayon. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Alright. Nako mga kapuso, tuloy-tuloy po ating kwentuhan. At usapan dito sa ating programa. Next natin, sino kaya ang panibagong karakter ng Very Happy? If ever meron pa po uling mag-share sa atin ng kwento, pwede po kayong tumawag 709-0340-373-1705. Pwede po kayong mag-text 0917-594-5941. Sinong panibagong karakter na may lakas ng loob na ibahagi ng kwento ng kanyang pag-ibig, kwento ng kanyang buhay dito sa ating programa? I'll be right back. Diyan lamang po kayo, walang bibitaw. Ito po ang buhay-buhay ng Super Radio DZBB.
Buhay sa DZWB. Pag-usapan natin ang buhay-buhay kasama si Papa Marky Sabado at Linggo ng hating gabi dito sa Super Radyo DZWB 594. Tuloy-tuloy pa rin ang DZWB Super Serbisyo. Sugod na ngayong Sabado, June 15, sa Don Galo Elementary School, Barangay Don Galo, Paranaque City. May libreng pa-Zumba kasama si Zin Lala Roque. Simula alas 7 ng umaga, palaro at pa-premyo din ang hatid ni Manny Vargas at Mark Makalalan. Pagdating ng alas 8 at may libreng negosyo seminar simula alas 9:30 ng umaga. Ito na ang pinakaabangan ninyong Saturday morning, mga kapuso. DZWB Super Serbisyo.
hatid sa inyo ng True Money. Manlilibre si True Money. Hanggang June 30, free ang money padala up to 1,000 pesos. Dito ka na sa True Money. Tipid, malapit at sigurado. At Super Radio DZBB 594 sa pakikipagtulungan ng Sangguniang Barangay ng Don Galo at Don Galo Elementary School para Parañaque City. Kailangan mo ba ng kausap? Kailangan mo ba ng karamay? Kung hindi ka makatulog, tara, usap tayo. Sabado at Linggo ng hating gabi sa DZBB. Kwentuhan tayo ng buhay-buhay kasama si Papa Marky. Yes, dako mga kapuso, welcome back sa ating programa. Ito pa rin po ang buhay-buhay ng Super Radio DZBB. Alam niyo ba mga kapuso, parang lately na-realize ko gusto ko pong maging mabait. Oo, gusto kong maging mabait, gusto ko pong mag-donate ng taba. Di ba? Siguro yung mga nakikinig sa atin ngayon, kung pwede lang i-donate ang taba, siguro marami ng taong mayaman ngayon. Parang gusto kong mag-donate ng taba. O, ibatingin natin syempre yung mga kapuso natin na nakatutok sa atin sa Facebook ng DZBB. Thank you so much for listening. Yan. And, syempre si Papa Marky kasama nyo all the way until 12 high noon. Yan. May caller tayo kaso sabi niya papatulugin muna daw niya yung baby niya. So, ang ganda pa naman ang story nito. Diba? O, sige, patulugin mo muna yung baby mo. O, sige. May nakaready kasi tayong caller. Tapos, nagsabi sa akin, patutulugin. Sige, patulogin mo muna ang baby mo, walang problema. Balikan ka namin maya-maya ng konti. Alright, ngayon, since wala tayong caller, pwede po kayong tumawag. I need a caller. I need someone na pwede makausap ko ngayon live sa ating programa. You can call us right now, 709-0340 or 373-1705. Tawag po kayo sa may mga pinagdadaanan gusto ng kakwentuhan si Papa Marky. I'm waiting for your call, 709-0340 or 373-1705, mga kapuso. Naghihintay ako. Pwede po kayo mag-text sa mga gustong tawagan namin kahit cellphone number. Mag-text po kayo, 0917-594-5941. Papa Marky, ako gusto ko magkwento. Dali. Para po. Teka lang, call kami later. Yan. Patulugin mo muna si baby para wala tayo istorbo. Diba? Oh, danas ko din yan, ano? Mga ganitong oras, gising na gising yung baby. Diba, mga ganitong oras, kailangan mo bumangon kasi papasanin mo, aluin mo, papadidehin mo. Diba? Alright, tawag lamang po kayo, mga kapuso. I'm looking for someone na pwede kong makausap live on air. Kahit sino yan. Kahit anong kwento. Pwede kong pagtyagaan yan. No, just kidding. Mamaya mga kapuso, if ever okay na yung isa nating caller, ay sobrang ganda ng kwento nitong babae na ito. Uy, batingin natin syempre ng Happy Father's Day. Lahat ng mga butihing ama na nakikinig sa atin ngayon, Happy Father's Day. And of course, gawin natin special. Ako, ang tatay ko nasa Bicol eh. Diba? Tumawag nga sa akin kahapon, nagbaba kami ng kopras, ng niyog. Oo, ang hatian namin doon, 50-50. Nakababa naman daw siya ng 12,000. Asang nakuha kong kahati, 5,000. tapos wala din ako nakuha, pinadala ko na sa mga kapatid ko. Sobrang baba daw kasi ngayon ng kopra. Kaya ang tawag dito, kaya problemado yung mga magniniyog natin. Sabi ng tatay ko, simula nung naging presidente si Duterte, bumaba na ang presyo ng kopra. Yan, o batingin natin syempre yung mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Maraming salamat kay Taktay. Yan din. Uy, di ba bukas manunod kayo ng concert sa Valenzuela? Oo, kita-kita tayo doon. Papatikimin ko kayo ng pinakamahabang fries sa buong mundo. Oo, mayroon po kaming stall. Daladala ko yung stall ko doon sa Valenzuela Music Festival. Tikman nyo po yung pinakamahaba ni Papa Marky na fries. 13 inches. Oo, kaya mo yun, Faye? 13 inches.
abot hanggang balon-balunan. Oo, so mga gusto po mag-franchise ng business, mga kapuso, nag-o-offer po kami ng longest fries on earth, 13 inches ang haba nun, mga kapuso, ang haba nun. So, pwede nyo pong i-message si Papa Marky kung gusto nyo mag-start ng business, patata long fries, the longest fries on earth. Mura lang. Nag-business, no? So, mayroon po kaming free tasting. Bukas, I'll be there sa Valenzuela Amphitheater para sa Valenzuela Music Festival. So, kasama ko ang pinakasikat na banda, si Sina Unique, Join the Club, Hilera, Mayonnaise, and a whole lot more. So, sama-sama po tayo dyan sa Valenzuela Amphitheater. Yan. Bukas po yan. Namigay ako 10 tickets. So, nandiyan si Papa Marky. I'll be hosting the event. So, makita-kita po tayo dyan. Maraming salamat. And, sino pa? Batiin natin syempre yung mga nakatutok sa atin. Facebook Live, thank you so much. Kay Mami Letty, kay Cheryl, nanalo to ng kuna, bag. Nakuha lang yung bag, hindi na nagpakita sa Valenzuela Music Festival. Si paring Mark, straight from Macau. And of course, a good friend of mine, si paring Agustin Soriano, nakatutok sa atin. Papunta daw siya ng Bicol. And of course, si Leia. Hoy Leia, tumawag ka sa akin. Oo. Tawag ka na sa akin, ha? 3709-0340 at 3731705. Yan po yung mga linya na pwede niyong tawagan para po makausap si Papa Marky live on air. Yan, dito sa ating programa. And you can share anything about life. Yan, para pag-usapan po natin ang buhay. And of course, batiin ko lamang si a good friend of mine. She's listening, si Raquel Gutierrez. Anthony Rosaldo and Mikey Quintos ay magkakaroon ng concert end of June ba? Or July? I think June. Sa Music Museum. So, congratulations in advance. And ano pa ba? I'll be in-invite ko din kayo sa this coming June 20 to 23. Nandyan po ako sa SM Mega Mall. Yan, SM Mega Trade Hall. Yan, para po sa ating Tactical Survival Arms Expo. Yan. And of course, batiin ko yung mga taga Fort Gear. And of course, kana Boss Kevin. And kana Eugene. And kay Miss Leds and kay Miss Angel for inviting me to be part of the event. Yan. So, if ever wala kang ginagawa, so you can drop by there sa SM Mega Mall. Yan. At kita-kita tayo doon. Ano? And sino pa? Batiin ko, comment lang kayo, and as long as nandito si Papa Marky, akong bahala na batiin po kayo. And if ever may mga requested songs kayo, ako ang bahala para basahin ko po yan, mga kapuso. And of course, batiin natin yung mga kapuso natin na gising ngayon, umaasa na mamahalin sila ng mga tao mahal nila. Umaasa na mag-reply sa mga messages nila. 'Di ba? Maraming tao ngayon nagising and nananalangin na, oh my goodness, sana itong tao na katabi ko ngayon sa kama. Lasing eh, 'di ba? Sana itong tao na katabi ko sa kama, he will stay here forever. Wala na, naibigin na yung bataan eh. Nalasing eh. Ngayon nagising, hindi kilala kung sino kasama, Sus Mar Joseph. Tama-tama, bagong sweldo. Yun yung problema eh, no? Paminsan, pag nadadala tayo ng ating emosyon. Paminsan, kapag nadadala tayo ng ating kate. Sus Mar Joseph, pati kate. Diba, nakakagawa tayo ng mga desisyon na sa huli pagsisisihan natin, no? Be careful. Kasi ako naniniwala ko lahat ng bagay nag-uumpisa sa isang tama or maling desisyon. Hopefully, yung ginawa natin ngayon is a right decision. Kasi usually, yung mga maling desisyon, ito yung mga pinagsisisihan natin at the end. Ito yung mga desisyon na hindi magbubunga ng tama, ng maganda, na magsisisi tayo, na iiyak tayo, makaka-apekto talaga sa buhay natin. May caller tayo, nasa linya. Sige, tingnan natin, kausapin natin kung sino itong caller natin. Let's go! Hello? Hello? Hello, anong pangalan mo? Aling
Aaliyah po. Aaliyah? Leia. Ah, akala ko Aaliyah. Oh, hello Miss Leia, how are you? I'm fine. Wow. Leia, kamusta ba ang buhay-buhay natin ngayon? Ayos lang pa, nakamove na. Wow! All over. Yan ang sinasabi ko eh. Ang ganda agad ng bukana mo ha. Ito, nakamove on na. Diba? It takes guts para sabihin na, ah, nakamove on na ako. Mm-hmm. Pero, pahinaan mo naman ng konti yung radyo. Ay, malakas ba? Oo, malakas. Napapakinggan ko yung kaluluwa ko eh. Okay, okay. Oo, okay. Maganda pag-usapan to, no? Nakamove on na ako. Oo, saan kaya nag-move on to, ha? Okay ka na, Leia? Okay na. Okay. Bakit mo naman nasabi na nakamove on ka na? Anong meron? Ay, kasi nga, Pop, yung nakalipas kong mga, buhay-buhay, na sobrang saklap na di ko mawari. Anong nangyari? Hello, good evening. Anong nangyari? Leia, nakapapakinggan po rin boses ko. Okay. Mm-hmm. Sige. Anong nangyari? Kasi po, Pop, may asawa po ako. Mm. May asawa akong magaling. Bakit? Ano nangyari sa asawa mo? Magaling mambabae. Gusto ko yung magaling mambabae. Sobrang galing. Ano nangyari? Bakit ganon? Ayun ang hindi ko maintindihan bakit ganon. Pinanganak yata siya para lang dyan. Ganit po pa nangyari. Sige, kwento ka lang. Unang anak pa lang namin. Nanganak ako ng unang anak namin. Mm. Wala siya. Mm. Kasi pumunta siya dito sa Maynila, nagtrabaho. Mm. So, iniwan niya lang ako sa magulang niya. Mm. Nung nakapagtrabaho siya, ang sabi niya, magpapadala siya. Mm. Ang nangyari, inasa lang pala niya sa magulang niya. Ayun, nababasa ko yung mga sulat na ganito, bigyan niyo na lang yung anak niya, kumbaga, past ang anak niya, inasa niya sa magulang niya. Pero siya, may trabaho, hindi siya nagpapadala. Ay, tinakasan na yung responsibilidad. Oo, ganun nga, Pab. Mm. Tapos, nung isang taon na yung bata, sabi niya sa akin, pumunta ko ng Manila. Mm. Pumunta ako, dala-dala ko yung anak ko. Mm. Ang nangyari, Pab, pinauwi niya ako, pinaiwan doon sa biyanan ko. Iwanan mo doon sa magulang ko, ang bata. One year old lang yun, ah. Oo, 1 year old lang, Pab. Oo. So, ang nangyari, sinunod ko yung gusto niya. Mm. Pero, nagtrabaho ako, Pop, sa nagtrabaho ako bilang isang kasambahay sa Marikina. Ako ang nagpapadala doon sa bata, siya hindi. Ano bang trabaho ng nung mister mo? Sa Andok siya, Pop, nung panahon. Sa Andok. Tapos? As wala, yung nababalitaan ko, ang ginagawa lang niya, mag warehouse. Ganun lang, Pops, ang buhay niya eh. Buhay binata, ganun? Oo, buhay binata nga. Mm. Hanggang sa sabi niya, kinuha niya ako doon sa trabaho ko. Sabi niya, nagsama kami, pero nakatira kami sa tita niya. Mm. Nung tumira kami doon, di libre. Ganun pa rin naman, Paps, ang ginagawa niya. Pagkasahod niya, uuwi lasing. Mm. So, sabi ng tita niya, pwedeng sabihin mo sa kanya magbukod kayo. Baka sakali, sabi ng tita niya. Trinay ko naman, dinala ko siya dito sa mga kamag-anak ko. Sa pinsan ko, may bahay na maliit, nangupahan kami. Ngayon, nabuntis ako uli, Pop. Yung Hindi ka nakatiis. Nabuntis ako uli. Oo, kahit walang kwentang asawa mo, basta lambingin ka lang, bumibigay yan na lang. Marupok, ganun marupok. Sobrang rupok. Oo. Asa nangyari, Pop?
ng okay naman siya kasi nung nag ano kami nagsama na talaga kami nagbukod kami. Mm. Okay naman siya. Yung hindi siya kakain, hindi ako pwedeng kumain pag wala siya. Kailangan hintayin ko siya. Ganun pa. Mm. Bang tapos iisa yung ano namin. Iisa yung plato namin. Wow, ang sweet ah. Yeah. O, di ba, ganun ka, ano? Nagsusubuan kayo? Nagsusubuan? Hindi naman ganun, pero iisa lang ang ano namin. Mm. Ganun. Ganun siya. Siguro. Gusto bumawi? Ganun. Oh, siguro. Tapos, hanggang sa nanganak ako pa. Mm. Nung nanganak ako, mga ilang... Ang tagal niya pa po... Minsan, inabot siya kinabukasan bago uuwi. Mm-hmm. Pag tumatawag ako sa trabaho niya, sabi nung ano, may pinuntahan daw. Mm. May pinuntahan lang. Sabi ko, saan po? Sabi nung ano, namalingki. Anong namalingki? Trabaho, di ba, Pap? Namalingki. Mm. Sabi ganun. Ano ka na, magtaka ka na. Tapos di ano, pagka Sabado, may outing kami, ganun. May outing daw sila sa ano niya, sa trabaho niya. So, pinabayaan ko na lang yun. Okay. So, mula umpisa, nakita mo na kung gaano ka irresponsable itong asawa mo. Tama pa. Diba? May mga ganung lalaki. Pumapasok sa isang relasyon, binubuntis yung asawa. Pagkatapos, sumihiwalay, buhay binata pa rin. Oo. Pag nag-away kami, pas uuwi sa kanila. Mm. Uuwi, tapos babalik pag kami doon, ano na, babalik. Mm. Parang inisip ko, ano ba ito, bakla o ano. Mm. So, ako, wala akong trabaho, siyempre, mag-antay lang ako sa kanya. May panahon na, ano, umuwi kami, pinalayas pa kami ng nanay niya. Mm. Kasi nga, wala namang trabaho, walang ano, siyempre, magulang niya magpapakain. Pinalayas kami, umuwi ako sa magulang ko. Sumama siya. Mm. Ay, yung magulang ko naman, konsentidor. Nasisipaw. Inampon kami. Ganun kasi yung mga magulang eh. Diba? Yun nga eh. Anytime, pagkailangan ka, tutulungan ka eh. Kesa, diba, may mga maliliit kang bata eh. Kesa naman sa street kayo matulog, diba? Opo. Mm-mm. Hindi konsentidor ang tawag doon, mahal lang talaga. Ayun nga po. Mahal lang ba talaga? Oo, mahal lang kayo, pero yung asawa mo makapal ang mukha. Makapal talaga po. Ngayon, Pap, inausap siya ng tatay niya. Mm. Mag-training siya ng SAP. Mm. Nag-training siya, Pap, sa ano. Dalawang taon siya nawala. So, ako, nasa magulang ako. Magulang ko. Ngayon, sabi niya, pumunta daw ako sa magulang niya habang nasa training siya para ano. Doon naman ako nakatira, pero dumating sa punto talaga pag na ano. Kasi narinig ko na yung usapan ng magulang niya eh. Na sabi ng tatay niya, narinig ko nung gabi na yun na, paalisin mo yan dito. Hmm, naku. Paalisin daw ako. Ang ginawa ko kinabukasan, Pap, nanghiram ako sa kapatid ko ng pera. Lumayas ka na? Umalis ako. Ay, naku. Sumakay ako ng ano, kasi sa amin may rurubas. Hindi pa, ano, diretso ng Maynila. Wala akong paalam sa nanay ko, sa magulang ko, wala silang alam. Kaya, ang biyanan ko, alam niya, papunta ako sa amin. Pero, ayun, naghahanapan nga sila, mga siguro ano na, naghahanapan. Ah, sabi nung biyanan ko, Mari, kumusta na kami daw sila Lia? Mm. Ang alam ko nandito sa inyo, sabi nung nanay. Nag-away pa nga sila kasi wala nga silang ano. Teka lang, yung bata, kasama mo yung dalawang bata? Kasama ko po yung dalawang bata. Okay, paano yan? Saan kayo pupulutin? Nanghiram ka pa ng pera, sapat ba yun? Pagdating dito sa Maynila, Pap, pumasok ako bilang labandera. Hmm. Yung, kasi pagdating ko sa Maynila, nakituloy ako sa tita ko sa Marikina. Mm.
pumasok ako bilang isang labantera. May bakante silang yung bahay nila. Dalawa kasi ang bahay ng tita ko. Mm. Sa Antipolo, sa Marikina, sa Concepcion. So, iniwan kami doon sa Concepcion. Yun yung pinakamaswerteng nangyari sa ganong sitwasyon. Oo, may maswerte ka kasi may laging may to the rescue sa'yo eh. Oo, yun nga po ang ano. Kung baga, parang ika nga, si Lord laging nakagabay sa akin. Mm-hmm. Ganon nga po, nagtrabaho ko bilang isang labandera. Siguro may layo na, malayo din pa nilalakad ko pag wala akong pera. Pag may pera, sinasakay ko. Mm. Maaga pa magluluto ako, iwanan ko yung dalawang bata, ipapadla ko lang. Ay, naku. Seryoso? Nalaman niya, nung galing siya pag sa Laguna, nalaman niya na nandiyan kami. Oh, sinundan ba kayo? Pumunta siya isang bis lang. Pumunta siya, alam niya na nandiyan kami. Mm. Tapos nung ano, ang sabi niya, nakaano lang daw sila. Pang naka, binigyan lang sila ng pagkakataon na maka, ano doon sa, nag-training nga sila ng SAP. Mm-hmm. So, ayun. Tapos alam niya na, nandito na kami sa Maynila. So nakita ba kayo? Nakita ba niya yung dalawa niyang anak? Oo, nakita niya pa. Okay, anong sabi mo nung nakita-kita kayo? Wala lang, sabi niya, ano, sana daw matapos daw yung ano, matapos na yung training niya, tapos na. After noon, Pops, parang wala na nangyari, hanggang pinadala na sila sa Mindanao. Oh, ako kasama ba siya dun sa mga nasa gera? Kasama siya talaga, Pops, kasi hindi lang siya kasama sa 44, mas ano sila eh. Mas senior sila doon. Ah, okay. Sabi ko mas maganda ngang nasama siya doon. Ay, hindi, pero ang maganda dito eh nagkaroon naman siya ng stable na trabaho, naging sundalo siya, no? Nagkaroon siya pa. Oh, ganun po ang nangyari. Eh teka lang, ang tanong, nung ba nagkaroon siya ng okay na trabaho, ang suporta ba sa pamilya ay okay na? Wala naman pa, wala talaga pa, walang ano. Sus Mario. Tuloy-tuloy ang buhay ko. Dalawang taon pa na ano, pinagpatuloy ko yung ano. So walang ni singkong duling na pinapadala sa iyong asawa wala, mo? Wala. Walang binibigay. Ni dalawin kami doon. Wala. Alam niya na nandoon kami, pero hindi niya naisip na dalawin kami. Sus Mario. So talagang ikaw ang tumayong ama at ina dito sa dalawang mong anak. Opo. Yung bang anak mo, babae, lalaki? Babae. Dalawang babae. Dalawang babae. Iti ka lang, lumalaki yung mga bata. Hindi ba sila naghahanap ng ama? Paano ba? Hindi naman sila pa naghahanap ng ano gano'n. Pero hindi natin masabi. Mm-hmm. Kasi mga bata pa sila nun. Mm-hmm. Hindi ganito nung nangyari. Yung pinaglalaban ko medyo malayo na. Mm-hmm. Nalipat kasi, naibinta kasi yung ano. Isipin mo, Paps, yung nakatira kami ng bahay na yon, pag uwi ko yung mukha ng mga anak ko kasi medyo may putik-putik pa yung ano eh. Mm. As yung gatas ng bata, ano na, parang halo-halo na. Halo-halo na yung kalsiro, tsaka ano. Grabe, yung mga bata pa to, mga ilang taon tong iniiwan, pinapadlak mo lang sa bahay. Mahigit isang taon yung bunso. Oh my goodness. Tapos magdadalawang taon ang mga ilang oras ka nawawala? Aalis ako ng 7. Oh. Babalik ako ng 2. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ganun. 7 hours kang wala, Sus Mario Joseph. Oh, ganun ang ano po. Oh my goodness. Yung bang magtatrabaho ka pa pero ang isip mo, nasaan ba yung isip mo? Siyempre doon sa mga anak mo. Wala bang nag-aalaga, natitingin man lang doon sa mga anak mo? Kasi 1-year-old na bata, 7 oras ka mawawala. Di ba try to imagine? Paano yun? Pinapaano ko naman doon sa pinsan ko, kasi lang nag-aaral nga. Ah. Yung ano naman, ganun nga pag na nangyari. Di, ano, sabi nung nilipat kami, kasi nabinta nga yung bahay na yun, nalipat kami sa bali lula ko. Mm. Kasama ko yung lola ko, tita ko, at magulang. At least sabi paano, may kasama ka ng mga ibang tao. Opo, nilipat ko siya doon.
Ang problema naman pa, sa sobrang dami, 17, ano, 17 kami lahat. Ang trabaho ng tito ko, parang yung pagkapitan ng orchid, mm. yun lang yung binibinta niya, yun lang trabaho niya. Mm-hmm. Makabenta siya, makakabili ng bigas kung ano. Ay, wala. Ilang kayong 17 mapapapakain? 50 kami, pap, kasi ang dami niyang anak, ta, oh. plus ang lola ko pa, plus yung anak pa ng ano niya sa labas. Mm-hmm. So kami pa, tatlo kami. Mm. So, bali 17 nga, pap. Alam mo yung pag-uwi ko buhay. Ang hirap ng buhay niyo ah. Ang hirap talaga pag ano, di ganun. Alam mo yung anak ko pag may dala akong tinapay. Tapos pagka kumain siya. Alam mo yung bata, hindi naman makakain siya ng mga apat, tatlo. Mm. Isipin mo yung bata. Yung anak ko nakakakain siya ng tatlo, minsan apat. Mm. Tapos pinapawisan. Pagkatapos niyang kumain. Mm. So, gutom na gutom yung bata. Hindi ko maano kung ano. Ay, minsan, sinisisi ko yung, ano, ang lola ko. Bakit naman hindi niyo pinapakain? Bumibili ako ng business. So, minsan, nag-aaway kami ng lola ko. Mm-hmm. So, ang ginawa nung pinaglalabhan ko, may nasunog na bahay doon, Pap. Mm. So, kapit, sa kapitbahay niya, nasunog. Ngayon, may tindahan, Paps, na ano, nakabukod na medyo, ano, kompleto pa, may kuryente, may ano, pinakiusap niya yon. Yung may-ari, nalipat na sa Mindoro. Mm. Sinikap niyang makuntak. Mm. Para doon kayo tumira. Oo, sa awa ng Diyos, nakuntak naman namin. Mm-hmm. Okay. So, nakikita ko dito na ikaw talaga yung tumayong ama at ina dito sa dalawang mong anak. Gaano kahirap yung dinanas mo na mairaos mo, na parang palipat-lipat ka, nang matitirhan? Gaano kahirap yung buhay ng mga sandaling yun? Sobra pa. Hindi ko maano. Pero hindi ko sinisisi ang Panginoon. Mm. Basta sabi ko, kaya ko to. Oh, sinisisi mo yung asawa mo. Wala kwentang asawa. Kasi wala talaga. Oo. Wala. Simula pa lang, ganun na talaga siya pala. Mm. Di ganun nga nangyari. Nalipat kami sa ano, doon sa amo ko. Mm. Naging kapitbahay ko yung amo ko. Yung ano. Bali, sa loob pa, subdivision siya. Mm. Kami ang nasa bungad. Mm. So doon, parang nagkaroon ng liwanag yung buhay ko. Kasi, unang-una, ang daming tumitingin sa anak ko. Mm. Yung hindi mo maano na, madatnan mo na lang sabi. Kahit iwanan ko silang dalawa, nasa loob lang, patakbo-takbo sila sa loob, pero safe sila kasi maraming tumitingin sa kanila, sa mga kapitbahay. Tapos may madre pa doon, pa binigyan sila ng ano, parang sa foster parent. Mm. Yung walang kahirap-hirap na naging member yung mga dalawa kong anak doon. Na sila mismo ang nag-ano na maano. Sabi nga nila, napakahirap daw mag-apply doon. Pero kami mismo ang inano. Ano, dahil nakita, ano nangyari? Papaampun mo yung mga bata? Ganun? Hindi po. Parang foster parents, binibigyan yung mga anak ko ng ano, buwan-buwan. Ah, may may sponsor, ganun? Opo, sponsor sila. Yung St. Francis of Assisi sa Marikina. Pero itong napapansin ko, ano, doon sa pagkakataon na kailangan mo ng tulong, parang laging dinidinig ng Panginoon yung panalangin mo. Ayun nga po ang ano ko. Mm-hmm. Parang ganun. Oo. Ikaw, syempre, alaki yung mga bata na yan. Magiging dalaga ang mga yan. Tinatanong ba nila kung nasan yung tatay nila? Dumating sa punto, Pap, na ano. Mm. Ah, ganun. Mga siguro, di ba, nung panahon ni Irap, Gera sa Mindanao. Mm. Nung binigyan ng pagkakataon na mag ano ang batalyon nila, umuwi sila lahat. Kasi yung iba nilang ano namatay na rin. May naputulan ng paa. So siya umuwi siya sa magulang niya. Eh, hinanap ba kayo? Hinanap kami. Tapos napunta nga, nalaman niya na ano. Kasi may kontak kasi kami nung kapatid niyang
pulis din. Mm-hmm. Pumunta yung kapatid niya, hinanap kami, tapos ano... Unang-una, pumunta yung kapatid niya, hinanap kami, tapos sabi niya, ang mabuti pang ano, maganda na daw ang sitwasyon namin. Mm-hmm. Yung mga anak ko, kasi maganda na, kasi mayayaman yung kapitbahay ko eh. yung mga damit nila, Pap, napupunta sa amin. Ah, okay, branded, no? Oo. Tapos yung mga anak ko, laging naka-Jollibee, naka-ano, naka-ano sila. Tapos nakita nga nung kapatid na maganda. Ano daw ang sitwasyon? Okay naman. Oo, matataba naman ng mga anak ko. Matataba. Ganun ang ano. Ang balita. Oo, ganun ang balita. Ganito, doon. Leia, nagkita-kita ba muli kayong buong pamilya, magkakasama? Nagkita-kita kami ulit pa. Pinuntahan okay. kami. Pero okay. di ko alam na naawol na pala siya. Ah, naawol na. Wala na naman oo. Trabaho. Oo, naawol na pala siya, Pap. Si oh. ano? Yun. Mm. Ang nangyari kasi, Pap, inuwi ko yung dalawang bata kasi nga, yung amo ko, tinulungan ako papunta ako ng Kung Kung. Mm. Ngayon, inuwi ko yung dalawang bata sa nanay ko. Mm. Nabalitaan niya na nandoon ako. Mm. Pumunta siya ngayon. Sa Hong Kong? Hindi, sa ano, sa... Sa mga bata. Oo. Pumunta siya doon, doon nagkita-kita kami. Mm. Ngayon, iniwan ko yung mga bata... Bumalik ako sa Maynila kasi nilalakad ko na yung mga papeles kung papunta ako ng Hong Kong. Mm. Ngayon, hindi na natuloy dahil sumama siya. Kasi ayaw na pumayag yung ano, baka mamaya kung ano daw, sisihin pa sila. Ah, okay. Alam mo, pag wala yung asawa mo, sinuswerte ka. Pag nandiyan asawa mo, minamalas ka. Yun nga. Correct ka, Pap. Sa totoo lang, 100% na minamalas ako. Okay. Sobra. Pero nabuo pa ba yung pamilya mo? I mean, dun sa pagiging irresponsable niya, hindi sinusuportahan, ngayon awol na siya. Nabuo pa ba yung pamilya mo, Leia? Nabuo pa kasi nakiusap siya na bigyan daw ng pagkakataon at yung kung ano man pagkukulang niya, aanuhin daw niya, pupunuan daw niya. Mm-hmm. Yung ganong mga ano. Hindi pa ba, hindi ba nasundan ng pangatlong bata? Hindi po, hindi na. Hindi na. Inaano niya ako, Paps, na ano. Eh, ayaw ko na nga. Sabi ng lula ko, mag-aasawa ka rin lang naman. Tanggapin mo na lang siya uli. Dahil, anak, mga anak niya naman yung, ano daw, mga anak nyo, yan. Mm-hmm. May mga anak kayo, sabi niya. Mm-hmm. Kaya, pwede namang ipagpatuloy nyo na lang. Okay, tinanggap mo siya ng buong puso. Walang galit. Pero, hindi pa ganun, Paps. Mm-hmm. Eh, sabi niya, naglasing nga muna siya pa para ano nga para makapasok siya sa bahay namin. Oo, para sabi, may lakas ng loob kasi kasi di... pumasok siya, sabi niya pa. Mm. Sabi ng nanay ko, pakainin mo yan. Bakit? May dinala ba siyang bigas dito para pakainin ko? Grabe, may ni isang kusi nga wala siyang ni 5 sintabos nga wala siyang binigay sa akin. Mm. No, harap-harapan yun pa. Talagang ramdam mo yung galit, ano, para nanggigigil ka sa asawa mo. Ay, nang, sobra. Anong nangyari? Mm. Lumabas at uminom. Mm. Hindi ko pa alam na awol na siya noon. Pagpasok niya ulit ng bahay, sabi pa niya sa nanay ko, magandang gabi po, May. Sabi niya ganun. O, kumain ka na ba? Kumain na po ako. Pero lasing na pa. Mm. Dari-diretso pasok sa kwarto namin. Walang hiya nga eh. Mm. Ang kapal nga na mukha. Sa kwarto talaga, ano? Sa kwarto. Eh, tulog na ako. Ramdam ko na nandun siya. Tumayo ako. Alin ang tumayo? Tumayo ako. Ako, Pap. Hindi kong ano-ano. Tumayo. Oh. Yung palabas na ako, hinila niya ako. Batay! Naku, matatatluhan. Matatatluhan ang baby. Nung hinila niya ako, mm. sabi niya, pag pumalag daw ako, babarilin daw niya ako. Patay tayo dyan. Kasi may dala-dala pang ano, 45. Mm. Hindi ko pa alam na awol na pala siya noon. Mm. Anong nangyari? Wala. Hindi ako nagpasindak sa kanya. Mm. O bahala ka dyan, matulog ka dyan. Natulog siya doon, katabi yung mga anak niya. Okay. So, nandun pa rin yung galit. Dahil,
napaka-irresponsable, tapos bigla na lang susulpot sa bahay nyo, na parang ganun-ganun na lang na parang wala man lang siyang ginawang kasalanan, na parang okay lang, kapal-kapal talaga ng mukha. Sobra. Mm-hmm. So, kumusta naman yung relasyon niya sa mga bata? Okay naman, Pop. Mm-hmm. Pero anong nangyari, bumalik kami ulit. Umuwi kami ng probinsya, bumalik kami ulit dito. Lahat na kami. Sama-sama na kayo? Sama-sama na kami. So, kumusta naman ang relasyon niyo ngayon? So far, may galit pa rin ba? Paano ba? Wala, hiwalay na kami, Pop. Ay, hiwalay na? Hiwalay na kami, pero isa lang bahay. Ay, paano yun? Magkasama kayo sa bahay? Opo. Okay. Kasi sobra, nagsawa na ako, Pop. Yung pag gusto niyang umalis, aalis. Mm. Pag gusto niyang bumalik, babalik. Ay, grabe. Alam mo yung ama, Pop, na sabihin man lang sa anak na mag-aral kayo ng mabuti. Mm. Para pagdating ng panahon, hindi kayo magayak sa akin. Mm. O, para, wala talaga, Pop. Alam mo yung... Teka lang, yung bang bahay na tinutuloy nyo, kanino yung bahay na tinutuloyan nyo? Sa amin po. Tas, sa amin din. Ah, sa inyong dalawa, may pera din ba siya doon? Wala na siyang pera doon, Pop. Sa akin na lang kasi nung nagkasunog, ako lahat nag-renovate noon. Okay. So, para nakikitira na lang din lang dyan. Oo. At least kasama mo. Ay, hindi ako masaya, Pop, na kasama ko siya sa loob na isang bahay kasi... Nakikita mo yun. Kakain ako, Pops. Minsan darating. Oh. Hindi ko, minsan, Pops, huwag may natirang kanin. Hindi ko hinahayaan sa kaldero. Inaano ko. Pinapadala mo sa kanal. Inaalis ko sa kaldero para wala siyang maano. Ay, paano? May trabaho ba yung asawa mo ngayon? May trabaho siya, Pops. Mm. Super. Ang nangyari kasi, Pops, ganito yun. Mm. Nagkasakit siya ng isang buwan. Kasi nawala na naman siya ng 5 taon. Mm. Sa loob ng 5 taon, walang padala yan, Pops. Pag gusto niyang pahingi naman ng pera, ganito, ganun, mayroon akong Sa akin pa manghingi, pero magpadala sa anak niya. Yung anak niya, Pop, college na. Ni magpadala ng 5 centavos, hindi. May trabaho naman siya. Ah. Ako, hindi ko rin maintindihan eh, ano? Anong problema talaga ng asawa mo na yan? Ayun na nga eh. Mawawala, tapos biglang susulpot, na parang walang nangyari. Diba? Puri ka dyan, Pop. Yan ang nangyari, pagbalik niya, yung bang pakiramdam mo na, parang may bisita ka na lang. Bisita na lang, tingin mo sa kanya. Mm-hmm. Isang bisita na, kailan kaya to aalis? Oo, nga, para matapos. Hindi dapat bisita, buwisita. Buwisita. Diba, buwisit sa buhay. Nagkasakit siya, Pop. Mm. Nagkasakit siya ng 1 buwan. Wala naman siyang pera. Oo. Oh. So, ang savings ko na ubos. Ay, Sus Mariosep naman, oh. Kasi 1 buwan siya nagkasakit. Ang dami niya sakit. Sakit sa atay, sakit sa kidney. Mm. Halos mamamatay na siya kasi... Nabuhay pa. Yun nga ang pagkakamali ko, Pop. Alam mo yun, nung nagkasakit, sabi yun ang pagkakamali ko, binuhay ko pa. Sa totoo lang, talagang hiniling ko sa... Ewan ko ba, hiniling ko... Sobrang galit hiniling mo na. Hiniling ko talaga, hindi, hiniling ko talaga sa Panginoon na, Lord, bigyan mo pa siya ng pagkakataon na ano. Ah. Pinagsisihan ko talaga yun. Wisit, ha? Alam mo, naniniwala ako ngayon na mga masasamang damo, matagal talaga mamatay. Totoo yan. Di ba? Pinagsisihan ko ng gusto yun eh. Nung gumaling siya, Pops, alam mo yun. Baka nagbago. Ang tanong nga, kasi sabi niya, ang dami niyang sinabi nung may sakit siya, pag nagtrabaho daw siya, magsisip siya ng... 1,000. Isang libo lang yung Pops, isisip niya. Oh. Pero hindi na nangyari nung nagkatrabaho siya. 1,000 lang yan. So, ibig sabihin, nung gumaling siya, balik uli siya dati? Yes, Pops. Nung gumaling siya, alam mo, unang trabaho niya pa lang. Mm. Unang trabaho, unang sahod niya pa lang. Umuwi alas 4 ng madaling araw. Ngayon, naririnig ko sa labas. Dumating na. Alam mo, nagmayabang pa siya doon sa kapitbahay namin, nagising na alas 4, ha? Galing kami sa warehouse, nag-PIP pa kami sa warehouse. Diba? Marinig mo yung ganun ng madaling araw, unang sahod niya. Okay. Anong maramdaman mo doon, Pop? Bakit? So,
ang tawag dito, siya ba pinapalayas mo na doon sa bahay? Bakit pinipili niya pa rin mag-stay doon? Kasi wala ba siya iba mapupuntahan? Wala. Ah. Ang sabi ko nga sa kanya, kung wala siyang ibang mapuntahan, umuwi na siya sa nanay niya. Sinasoli mo na, no? Ano sabi niya? Talaga. Bahay ko to. May karapatan ako dito. Mm. Oh, anong... Ano sagot mo? Karapatan? Oh. May nalalaman ka pang karapatan? Karapatan mong uwian, balikan, iyan yung karapatan na sinasabi mo. Mm. Nung nakaraang araw pa, nag-away kami. Pero isang taon na pa na hindi ko siya kinikibo. Mm. Mahigit na isang taon, talagang wala nang ano. Kasi nagbilang ako, alam mo yung bilang asawa pa, magbibilang ka ng ano kung paano ka maka... Ganun pala. Kasi isang buwan na hindi mo mata isang asawa mo, ibig sabihin, mahal mo pa siya. Mm. Kakausapin mo siya at kakausapin. Pero, sa pagbibilang ko pa, umabot na ng isang taon, nawala na ako ng ano sa kanya. Ng amor. Oo. Isa lang ibig sabihin, sabi ko, madali na lang ako makamubon. Saka yun. Kagaya ngayon, nakamubon ako. Okay. Kahit nandyan siya, tingin ko sa kanya, patay na. Oh. Kasi, mula sa umpisa ng kwento mo para lang siyang kabutin, nasusulpot. So tumayo ka sa sarili mong paa, naiahon mo yung dalawa mong anak. Tapos na ba sila ng college? Yung panganay po. Oo. Di ba kahit papano, habang nagkukwento ka dito, pwedeng taasno ka na ipagmalaki mo na tumayo kang ama at ina. Opo. Na hindi mo kailangan ng isang walang kwentang tao na tulad dito. Teka lang, wag pa Father's Day, parang mali yung kwento natin. Kaya nga, bakit kung pa siya kailangan sa buhay ko na nakapag-aral na yun? Mismo ang anak ko, Pap, sabi sa akin, iwanan mo na yan, mas papa. Mm-hmm. So, doon ako nagkaroon ng ano, na sila mismo ang nagsabi sa akin na iwanan ko na. Uh-huh. Pero, para walang sisihan. Pero maganda sa'yo, Leia, pinapatuloy mo pa rin sa bahay mo eh. 'Di ba? Alam mo ang katotohanan nito. Ito yung sumasampal sa kanyang pagmumukha araw-araw na nairaos mo sa hirap. 'Di ba? Dinanas mo lahat ang hirap kahit wala siyang tulong. Up to now, nakikituloy siya diyan sa bahay mo. Sobrang kakapalan na ng mukha. At ito yung katotohanan sumasampal sa kanya. 'Di ba? Oh. Sabi ko nga, Pops, bakit hindi ka alis? Nasaan ba yung ina ng ano mo? Kasi nagkaanak sa labas. Pops, kaya nagsya sa labas. Tapos ngayon, nagmalaki pa na may mga kabit daw siya, may mga babae. Dahil nga, guwapo daw siya. Ang kapal nga na mukha, Pops, sige. Ito na, Pops, ang sinabi ko sa kanya. Ang huli kong ano, kasi nung nakaraang araw lang, nag-away na kami. Mm-hmm. Sasaksakin daw niya ako. Saksakin mo. Subukan mo lang lumapit. Hindi siya makalapit-lapit sa akin. Oh. Kasi nga, Pops, mayroon siyang biniling ano, parang nagpapakitang gilas, akala niya, ano, may binili siyang lagayan ng pinggan. Pinukpok pa niya. Talagang pinako niya pa sa ano, pinako niya sa wall. Baklasin ko at itapon ko. kasi... Yun na nga lang na... Bakit mo naman ginawa mo? Yun na nga lang ang naiambag sa buhay niyo. Pops, hindi ko kailangan ng pakitang gilas niya, no? Kahit ano pang gawin niya. Jesus, Maria Joseph. Sabi ko, Pops, kahit pa lumuha ka ng dugo, wala ka ng ano. Mm-hmm. Hintayin daw niya na mahumupa ang galit ko. Kahit ka pa lumuha, kahit maging ngalo ka pa, wala kang patawad na matatanggap sa akin. Oh. Ang sabi ko sa kanya, Pops, Kung magkasakit ka uli dito sa bahay, makakasikim ka sa akin ng malupit. Sinabi ko yan. Grabe, yun nga naman. Nakakagigil yung asawa mo. Na-demonyo na yan. Na-demonyo na. Grabe, oo. So, kumusta na ang sitwasyon nyo dyan sa bahay? Magkasama pa rin ba kayo? Paano ba? Magkasama pa rin kami. Pero wala nang pangialas, even na lang. Pero, hindi ko siya pinapakialaman. Bahala siya sa buhay niya. Yung panganay ko may trabaho. Mm. Yung bunso ko na lang yung pinapaaral ko. Mm-hmm. Eh, teka lang, kamusta yung relasyon ng mga bata sa tatay nila? Nag-ano naman, pero hindi sila ganun ka-close, Pop. Oh. Ano, medyo ilangan. Kasi hindi nga awkward. Sila lumaki na ano, nandyan yung tatay nila. At saka, mga bata na to, nag-iisip na to, malalaki na to, mga dalaga na to. May
isip na. Diba, saksi sila sa hirap na dinanas mo. Okay. Alam nila kung gaano ka-irresponsible yung tatay nila at up to this very moment. No? Nag-iisip na yan. Kaya nung makapag-decide sa sarili nila yung mga bata na yan. At alam nila yung kung ano man ang nangyari sa pamilya mo. Di ba? Oo nga po. Grabe. Oo. Sobrang. Above all, you're amazing. Di ba? Saludo kami sa'yo sa dedikasyon mo para sa pamilya mo, sa pagiging matatag mo bilang isang ama at ina. At mayroon ka pa rin lakas ng loob na tanggapin yung lalaki na yan sa bahay mo. Di ba? Anyway, Pops, hindi ko talaga tinatanggap yan. Hindi ko tinatanggap. Siksik lang ng siksik. Siya lang. Bakit, ang tanong ko lang, bakit may mga lalaking ganito? Mm-hmm. Yung inaanay na, kumbaga sa haligi, inaanay na, tuloy-tuloy pa rin ang tayo. Di ba? Hindi ba pwedeng kung... Alam mo, Pops, kung haligi lang talaga yan, sinunog ko na. Grabe. If ever, ano bang first name niyang lang ng asawa mo na yan? Alan Almosera. Ay, what's your name? Bakit mo hindi natin yan? 100% yan, Alan Almosera. Oh, if ever nakikinig siya, anong gusto mo sabihin sa kanya? Go. Sabihin ko sa... Lumayas ka na sa bahay. Hindi ko na makita yung pagmumukha mo. Grabe, galit. Pwede lang. Oh. Sige, nakikinig siya. Anong gusto mo sabihin? At yung sinasabi mong ibalik ko yung ano, bibigyan daw ako siya ng isang oras, ibalik ko yung platuhan niya. Ibalik niya yung ginastos ko sa ospital at yung hinulog ko sa motor niya. May motor ba? Kunyeta ka. Hoy! Oh, naku, nadadala ka na ng emosyon mo, ganun Leia. Ganun lang yun, Pops. Oo. Ang gusto ko talaga, lumayas siya sa bahay. Aha. Okay. Yan lang ang gusto ko. Alam mo yung sasabog ka na lang dahil sa galit, dahil sa pinagdaanan mo sa buhay mo. Grabe ah. Pero hanga pa rin kami sa'yo kasi nga, di ba? Kahit anong pagsubok yan, nandyan man yung asawa mo or wala, kinaya mo ang lahat. Di ba? Okay. Nandito ka pa rin ngayon, puro stress pa rin sa buhay. Oo. Pero kinakaya. Di ba? Opo. Oo, kaya pansin ko, ang malas sa buhay mo, yung asawa mo. ay, kuri ka, Pops. 100% malas talaga. Oo. Sobra. Sabi nga nung kapitbahay ko, bakit pag nandiyan yung asawa mo, wala kang pera, pag wala, mayaman ka. Oo. Pero malay natin, baka... Sobrang malas talaga. Baka sa mga darating na araw, magbago na yung asawa mo at malaman niya pagkakamali niya. Tama, Pops. Magbabago talaga yan pag patay na yan. Okay, alright. Ako, marami nakikinig sa atin ngayon, Leia. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Advice mo? Sana hindi kayo maging katulad ko. Okay. Kasi, alam mo, kung alam ko lang talaga na ganun ang mangyayari noon pa lang. Kasi noon pa lang naman talaga, binibitawan ko na siya. Siya lang talaga ang pumabalik sa akin. Noon pa. Alam niya yan sa sarili niya. Mm-hmm. Kaya sana, huwag kayong kagaya ko, tanggap ng tanggap. Hindi rin natin masisi kasi sinasabi nila, magbabago na raw, pupunuan nila ang pagkukulang nila. Ang problema nga, lalo lang nilang pinuno talaga ang pagkukulang nila. Talagang... Puro pagkukulang na lang. Puro grabe. Na lang. Grabe. So, advice ko talaga sa mga, lalo na yung mga bata pa. Wag nilang sayangin yung buhay nila. Para lang sa isang tao na ganyan. Kasi, kung tingnan mo ako. Alam mo kanina, yung sikat, ikaw yung older version. Yan, correct. Diba? May pagkakahawig yung kwento ng buhay nyo eh. Diba? Okay. Kaya naman... Siya naman, Pops, wala pa siyang anak para... Oo, kasi kung baga... May chance pa siya na nabaguhin ang kwento. Wala siyang anak na wala siyang... Ako kasi nung dalaga pa ako, pag sinabi ng boyfriend, pag hindi ako pansinin, pag alam ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Mm-hmm. Ganun ako nung dalaga pa ako na pag may boyfriend ako. Ganun, kung ayaw mo, diwag. Ganun. Mm-hmm. Kasi wala kaming anak. Hindi kagaya nito na kung hindi sinabi ng anak ko na, ma, hiwalayan mo na yan si Papa. Doon ako nag... Decision talaga na ano. Oo. Kaya siguro ngayon, yung iba nag-iisip-isip na kung papakasalan yung lalaking... Oo. Diba? Mag-isip muna kayo bago magpakasal. Diba? Kasi hirap. Napakahirap. Mm-hmm.
ang malas ko lang napunta sa akin na lalaki ganun. Pero okay na akong na may anak ako. At least kahit papaano. Mm-hmm. Diba? Ako, ito yung... Ito yung... Siya. At least kahit papaano ito yung kayamanan mo eh. Diba? Mm. Itong mga anak mo na mahal na mahal ka and probably they're very proud of you sa lahat ng narating mo sa buhay at ng naitulong mo sa kanila. Diba? Okay. Nagkaroon ka man ng asawa na ganun ka-irresponsable, pero nasa iyo naman yung dalawang mong anak na very proud sa inang tulad mo. Diba? Opo. Alright. Maraming salamat, Leia. Nakadami tayo ng mura on air. Grabe, nadala ng emosyon. Oo. Oh, diba? Kaya next time, kasi pag pinag-usapan ang konsepto ng pag-ibig at pagmamahal, napaka-perfect niya eh. Doon lang talaga tayo sumasablay, doon sa taong pinipili natin. Doon lang tayo nagkakamali. Diba? Ang relasyon kasi at pag-ibig ay puno-puno ng responsibilidad. Hindi yan tatayo at tatayo na ganun-ganun na lang, labing-labing na lang, lambing-lambing na lang. Pag nagsama nga daw ang dalawang tao sa isang bubong, doon mo makikilala at makikilala ang tao. Kung sino ba yung pinakasalan mo na yan? Oo, may mga relasyon na nagiging matagumpay at may mga ilan-ilan na minamalas katulad ni Leia. Grabe, ramdam mo talaga yung tension, ano? Ramdam mo talaga yung galit sa puso niya. Pag ikaw ba naman magkaroon ng asawa na tulad nito? Diyos Mari Joseph naman, ano? Pero above all, nangingibabaw yung karakter ng isang babae na kahit walang karamay na asawa sa piling niya, kailangan kong humanap ng trabaho, kailangan kong buhayin ang dalawa kong anak at ibigay yung magandang kinabukasan na nararapat para sa kanila. Diba? Kaya mabuhay ang katulad ni Leia na nagpapatuloy sa buhay para sa kanyang mga anak. Diba? Mga kapuso, we'll be right back. Tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan. Dito lang po yan sa buhay-buhay ng Super Radio DCWB. Matapos
ang kilid. Pag-ibig ko't dangal, iiwan mo ako, may tusa't luha. Ang hapo mo, walang natupa. Pagkat pag-ibig mo pala'y sa agihuwa. Biko ang puso ko, sa'yo'y naghahanap. O kay sakit naman, sinapit niya rin alat. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kinin at pagsawa. Marunong masaktan tulad mo din akong puso'y nasusugatan. Ba't di ng lahat na kita ay mahal? Kaya't naibigay sa'yo ang puso ko't tangan.